Mga kapanalig, handa na ba kayo sa ating magandang paksa? Ewan ko sa inyo, ako handang-handa na. Ako gustong-gusto ko tong topic na to kasi alam po ninyo kahit na ginagawa na natin ito to some extent sa ating mga kabahayan, sa ating pong mga gawain bilang mga may bahay, bilang mga magulang at asawa, you'll never know, meron pa tayong matututunan, di ba? At di ba ano tayo, ang radio community natin ay nagmamahal, nakikinig, natututo. Oh, hindi ba? Kaya on that basis, mga kapanalig, bubuksan na natin ang ating talakayang pantahanan sa pamamagitan po ng pagpapakilala sa ating panauhin. Siya po ay Executive Director ng Colaico Foundation for Education Incorporated at General Manager ng KSK Co-op, your opportunity provider for saving and investing. O diba, bagay na bagay sa paksa natin, ano? Okay, mga kapanalig, let's greet Mr. Armand Benko. Good morning. Hi, Armand. Yes, good morning, Ma'am Chichi, at sa lahat ng kapanalig. Magandang araw at Happy New Year pa rin. Happy New Year. Yes. Of course. Armand, ang ganda ng boses mo. Bagay na bagay pang radio. Opo, alam ni Miss Dang na dapat hanggang tanghali lang yung ganitong boses. Pag tanghali, naiiba na yung boses, bumabalik na sa mataas na tinig. Pero parang hindi yata maniniwala. Pero salamat po sa compliment. Yun. Alright. Armand, sige, maghuhuntahan tayo ha. Let's make this very friendly and very casual. Tell us about yourself. Tell us about the Benko family. Your parents, okay. Yung mga kapatid. Saan ka lumaki? I'm from Paranaque. My father is from Pampanga but hindi na kami nakapasyal sa Pampanga. Paminsan-minsan lang nung kami ay bata. Anim kami magkakapatid. Ang mga magulang ko ay government employee. They are not government officials or politicos. They're government employees. Parehong nagkakilala ang aking magulang sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Central Bank pa noon. So makikita na kagad na kung ano yung orientation nila. Nasa mundo sila ng finance. Anong kami magkakapatid. Okay. At dun sa anin na magkakapatid, Armand, pang ilan ka? Ako ay second to the youngest. So pang lima. Apat na lalaki, dalawang babae. Karamihan, siguro dalawa lang ang wala sa larangan ng kaperahan. Mm-hmm. Meron kaming doktor, meron kaming engineer. The rest, yung apat, kasama ang ako, ay nasa larangan ng kaperahan somehow. At lahat ay mga professionals? Professionals po. Okay. Sa biyaya ng Panginoon, nakatapos lahat. At naging professional at lumaki na yung pamilya, syempre sa pamilya, nagkapamilya. Ako po ay 50 years old. Lagi kong sinasabi yon dahil tinitingnan ko reaction kung maniniwala o hindi. Parang hindi kayo naniniwala, parang tingin nyo 58 na ako. Hindi naman. Hindi. Sasabihin ko nga, uy, half a century. Ako, golden boy. Kung golden boy. Ako po ay may right. Apo na sa aking dalawang anak, sa aking misis. Wala po akong anak sa iba. So, good. Nililinaw ko lang kagad na lalo na itong Radyo Veritas, maraming kapanalig, maraming nakakapakinig. Ako po ay nagtapos sa San Beda College. Doon ako tinawid ng aking mga magulang para makapag-aral ng kolehiyo. Hindi pa ako tapos ng aking masteral. Ako ay naka-on leave dahil sa maraming ginagawa sa trabaho. Pero sana matapos nitong taon na ito. Ano yung bachelor's degree mo sa San Beda? Nag-umpisa po ako ng accounting, natapos ako ng marketing. Mm-hmm. So, akala ko po hindi ko rin masusunod yung linya ng aking mga magulang na may kinalaman sa kaperahan. Pero for the past 18 years now, ito po yung napasok kong linya nung kinuha ko ni Francisco Colaico para patakbuhin yung kanyang foundation na ang advokasya ay makapagturo sa mga Pilipino ng tamang paghawak ng kanilang pananalapi sa pamamagitan ng aming experience. Hindi dahil kami ang pinakamagaling o pinakamayaman. Mm-hmm. Tulad po ng aking experience sa murang edad na 26, 28 years old, meron akong pamilya. Ako po ay nalubog sa utang ng 680,000 sa apat na credit card. Walang ipon, laging nangangamba kung katulad nung binanggit nyo sa unang
parte ng programa kung sakaling may magkasakit na nangyayari, eh, hindi alam kung saan bubunot. Kumikita naman sa biyaya ng Panginoon, maganda ang trabaho pero walang naisusubi. Akala merong napupundar, yung pala ay nalulubog sa maling klaseng utang. Okay. Armand, you know, that is so shocking, ha? Of course, considering na kung saan ka naroroon ngayon, no? Nagbibigay ka ng payo sa mga taong nangangailangan ng paggabay tungkol sa pananalapi. And yet, sa sarili mong admission, dumating ang puntong talagang lumubog ka sa ganong kalaking utang. How did it get to that amount? Yes. Tsaka 1990s po yun. So easily, times 10 mo yun kung gano'ng kalaki ngayon, kung halaga ngayon. So hindi ko rin po lubos maisip noon paano umabot doon. Parang yung pananaw ng karamihan, pag minsan nagiging ganun pa rin ang pananaw ko, kaya lagi akong nagpapaalala sa sarili ko by attending accepting invitations like this, na akala natin hindi natin kontrolado pera. Akala natin sa dami ng gastusin, taas ng bilihin, wala akong magagawa kundi mangutang, kundi kung kailangan na akala natin kailangan. Ang isang malaking realidad, lalo na sa utang, bumibili, or sa English mas maganda sabihin, tulungan mo na lang ako, Ma'am Chichi, sometimes we borrow money, we spend money that we don't have, kaya tayo nangungutang, to buy things that we don't need, to please people that we don't like. Dahil yung kapitbahay natin merong ganito ng sasakyan, dapat ganito ako. Yung bunso naming kapatid, ganito na ang estado, eh dapat malagpasan ako ang kuya. So, o kaya Armand, itong katatapos, it's not that I don't like my brother. Of course, ang sinasabi ko yung example lang, ano, halimbawa ngayong Kapasko, di kabi-kabila ang gift giving, di ba? Nako, yung kapitbahay ko, ang ganda ng niregalo sa akin. Hindi naman pwedeng mahinang klase ang ibibigay ko. May mga ganun, no? Keeping up with the Joneses, no? Jack, yung binanggit niyo po kanina, pagtapos ng paghahanda ng Pasko, dapat the spirit of the season ang maramdaman, pero karamihan nasa stress dahil nga sa regalo, aktibidades, reunions, and the like. Ito naman, pagpasok ng piyesta, sabi niyo, yung, lalo ng pagtapos ng translasyon, ang Santo Niño, January, di ba? Yes. So, pagpiyesta sa Pilipinas, sa Pilipino, marami na nagsabi, yung mga lending companies, mataas ang pangutang kapag panahon ng enrollment, panahon ng piyesta, panahon ng Pasko. So, kung makikita mo, bakit sila nangungutang? Ako noon, ganun din po ako. Kaya ako nasasabi yan, hindi dahil napakagaling ko, hindi ako nandoon, dahil ganun-ganun din po ako noon. Akala ko yung mga sitwasyon, mga pagkakataon, yung mga events ay dahilan or reason enough para ako ay mangutang, dumiskarte ng mali, at gumamit ng pera sa hindi dapat na pamamaraan o pananaw. Armand, ituloy natin yung sinimulan mo kanina na pagbanggit ng mga maling pag-aakala tungkol sa control sa pera. Opo. Ang dami mo kasing in-enumerate kanina na talagang mismo, I wanted to say, yes, yes. Kasi yun yung nababalitaan natin. Yun yung kadalasang naririnig natin sa nangyayari sa ibang mga pamilya, sa ibang mga tao. Idagdag ko pa, yung bang overconfident ka na, hindi, tutulungan ako ng pamilya ko. Yeah, mayaman si papa. O kaya, nako, best friend ko, hindi ako matitiis yan. Okay lang, papasok ka ngayon dito sa isang investment na walang kwenta, na hindi mo muna pinag-aralan, o kaya meron kang nahumaling ka sa isang magandang item na gustong-gusto mong bilhin na, as you said, hindi mo naman pala talaga kailangan. Sa mga kapanalig, maganda doon tayo magsimula eh. So, makikita po natin na those tendencies are all present in us. Yes. One time or the other. Kasi kung tayo po ay magmamagaling, nasasabihin natin, ako, hindi ah, that's beneath me. Nako, nagkakamali kayo. Kasi bahagi po 'yan ng tukso, ng temptation sa buhay natin. At yung mga ibibigay na payo sa atin ni Armand ngayon ay tutulong po sa atin para makaiwas nga diyan sa ganyang tukso na spending
way, way beyond your means and not preparing for the essentials of life. Yeah. Okay, so Armand, for sure, itong mga ginagawa ninyo sa Coleco Foundation, at talagang nakatutulong sa marami. Ibigay mo sa, nga sa amin ng a little background, no? Kung how does this happen na yung inyong foundation at yung iba mo pang mga ginagawang initiatives ay nakatutulong sa ating mga kababayan para ma-manage nila ng tama ang kanilang resources. Actually, yung pag-umpisa po ng Coleco Foundation, ibibida ko na si Francisco Coleco, siya po yung namumuno. Yan po ay galing sa kagustuhan niya na dati nagtatrabaho lang ako para sa kanya noong 1990s. Noong mga 2000, year 2000, 2001, balak niya nang mag-migrate sa ibang bansa, mag-fully retire sa ibang bansa. Pero nakikita niya yung mga dating ang tauhan, katulad ko, at lalo na ako noon, tatlo po kasi ang anak niyang babae. Iniisip ko lagi siya, ako ang anak niyang lalaki, pero hindi niya po tatanggapin yun. Yung kagusto, nung nakikita niya yung mga taong iniwanan niya o iiwanan niya, sabi niya parang hindi sila maayos ang katayuan sa buhay. Lalong-lalo na itong si Armand. Mapalad po ako, medyo malaki ang kinikita ko noon. Wala akong napupundar. Akala ko meron ako napupundar. May sasakyan, puno ang gamit sa loob ng bahay, pero lubog sa utang. Mga gamit na hindi siguro minsan sa tatlong buwan namin kung gamitin. Lahat po ng gamit sa bahay, kompleto kami. Blender, sandwich maker. Nung sinuri po namin yan kasama ng ni Mr. Coleco, maraming bagay doon, sa akin po to ha, maraming bagay na hindi ko nagagamit sa loob ng tatlong buwan pero ginastusan namin. So ako po ang unang yan naging guinea pig, pinag-eksperimentohan na kasi yung mga edad nila, he's 75, turning 75 this year, sila medyo masinop sa pera eh. Kasi siguro dahil nagtatapos lang ng gera nung panahon na yon, kaya malaki ang bagay sa pagiging masinop sa pera. Yung naging henerasyon ko, nag-industrial age, kumikita at kumikita at kumikita lang. Basta kumikita ka. Ako ang pananaw ko noon, ang email address ko pa nga ho nung unang araw eh, Superman at colicofoundation.com. Feeling ko Superman ako. Feeling ko matalino ako, malakas ang katawan ko, kikita at kikita ako, marami akong pagkakitaan. Feeling invincible. Feeling invincible. Mm-hmm. Tingin ko hindi ako magkakasakit, tingin ko ang pamilya ko hindi magkakasakit, tuloy-tuloy na ako ay kikita. Mapalad naman, sa biyaya ng Diyos, never po ako nagkaroon ng malubang sakit, pamilya ko na maglalabas akong malaking pera. So it all boils down na magandang makita talaga akong pag-aralan kung bakit wala akong naipon, wala akong napupundar. Back then, year 2000. So 2001, nag-umpisa ho siyang sumulat ng libro. Dahil po sa libro na yan, kumalat, naging bestseller, hanggang ngayon, nandyan po rin po yan sa mga bookstores. Naimbitahan kami sa ibang bansa magturo sa mga OFW. Tuwan-tuwa kami na OFW ang unang tumanggap ng aming advokasya. Kasi sila ang sektor ng lipunan na talagang nagsasakripisyo. Mawalay sa pamilya, pumunta sa ibang bansa, kung ano man ang condition doon sa worksite, tatanggapin nila para lang magbigay ng magandang kinabukasan. So, doon po kami unang sumikat, parang Beatles. Sumikat muna sa Amerika bago sa Inglaterra. Kami sa ibang bansa muna. Kaya yung libro ni Mr. Coleco, yung unang libro, parang para sa OFW. Na totoo naman po, para talaga sa OFW, puro storya ng OFW at storya ko na ordinaryong manggagawa na walang naiipon, kumikita naman. Hanggang nadagdagan po pa ng maraming libro, marami nang nagka-interest, invitation sa media, Radio Veritas, iba pang TV program, at mga seminar. Miski na hindi po kami public speaker ni Mr. Coleco, naimbitahan kami sa iba't ibang kumpanya, iba't ibang public gathering. Pinalitan po namin ang boses namin para medyo maganda sa mikropono. Nabibili po yan eh. Nabibili yung mamaya kung ano, iko-commercial ko kung saan nakakabili ng ganitong boses. At yun na po, sa hanggang sa kasalukuyan, seminars, publication,
media sa pamamagitan ng imbitasyon. Sa 18 taon po akong pabalik-balik dito, hindi pa rin po ako tinatanggap ni Dang magkaroon ng miski na regular 5 minutes. Kaya isang imbitasyon lang po, pupunta kagad na ba dito. Thank you so much for that. So yun po ang gawain namin sa Colaico Foundation. Yung inyong paglilibot na yun, dalhin mo nga kami sa isang seminar. Bring us there. Ano yung mga sinishare ninyo ni Mr. Colaico na mga nuggets of wisdom para sa kaalaman ng inyong audience, mapa OFW, mapa mga Pilipino na nangangailangan ng guidance tungkol sa kanilang financial management? Isa po sa pinakaunang radio guesting namin dito sa Radio Veritas. At doon kami napamuka sa amin. May isang pari nun lang eh, na kukwento niya at tuloy na pabasa ako ng Biblia. 3/4, tatlo sa bawat apat na storya ni Jesus, and they are called parables. Hindi po ako magaling sa Biblia, ano po kayo, dito lang ako namulat nun. 3/4, tatlo sa bawat apat na parables ni Jesus ay tungkol sa kaperahan. Parable of the talents, yung prodigal son, yes. Lahat may kinalaman sa kaperahan. Mas marami pa kumpara sa salvation ang tungkol sa kaperahan. Kaya namulat kami na seryoso pala itong pinag-uusapan natin. So, In that sense, Jesus Christ was really telling us something. Yes, na He wants us to be rich. Exactly. He wants us to be rich para tayo makapagbahagi. Niyakap po namin yung pundasyon na yon, na kaya tayo siguro dapat marunong humawak ng ating kaperahan, hindi para mabili lang natin ang mga gusto natin, mabigay yung mga tingin nating kailangan o luho ng ating pamilya, o tayo makapagyabang, bagkos tayo makapagbahagi. Tama, totoo, sapat, tunay na pagbabahagi. At sa aming pagbabasa, napilitan na po akong magbabasa, we cannot share what we do not have. Hindi po galing sa akin yan. Nabasa lang namin yan. Kung gusto natin magbigay ng seguridad, comfort sa mga mahal natin sa buhay, paano natin mabibigay kung wala tayo sa ating sarili? So, ang isang realization po namin, lahat ng pag-uusapan tungkol sa kaperahan, kapag hindi mo sinama ang kung bakit tayo nandito, lahat po yan baliwala. Walang mas matalino kaysa sa kanya. Walang mas magaling kaysa sa kanya. Walang mas nakakaalam kundi sa kanya. So sa kanya lang po tayo kukuha ng inspirasyon, pundasyon, dahilan kung bakit tayo focused, concerned sa pera. Ang pera po, universal and perpetual concern. Ibig sabihin ng universal, pangkalahatan. Mula dun sa bata na nakakatanggap ng allowance na 10 piso, 20 pesos, 30 pesos, stress na siya sa pera. Hanggang doon sa nanay ko na 88 years old, na 28 years retired, stress din siya sa pera. So, perpetual siya. Mula ngayon na natuto tayo, hanggang siguro ikamamatay natin, may kinalaman ng pera. Tuloy-tuloy. At Armand, maski anong nationality mo, hindi ba, hindi siya kumikilala ng kung anong citizenship mo or lahat tayo concerned dyan. It's a universal perpetual concern. So, second reality or second na binabahagi namin, ang pera walang emosyon. Masayang-masaya tayo, hindi siya dodoble. Mag-alboroto tayo, magsimango tayo, yung utang natin pareho pa rin. So, it's more rational than emotional. But most of the time, ang malaking pagkakamali ng isang nasa masa o yung nasa Ayala Alabang o Forbes Park or mababa na nasa home along the Riles, lahat ng iniisip o desisyon sa pera, emotional. Masayang-masaya ang isang manggagawa, titingin kagad ng sasakyan, kaya ang down payment. Mas mura na ngayon ang down payment ng sasakyan kaysa sa cellphone. 5,000, 10,000, makaka-down payment ka na sa sasakyan, malalabas mo dun sa kasa. Pero yung monthly amortization at yung kung paano maapektuhan ang buwan ng gastos, hindi na inisip. Kasi very emotional, na-promote sa trabaho, baka pwede na mag-down payment sa kondo. Pangarap niya yun. Yun ang pangarap. Lalo na, huwag po magagalit yung mga kapanalig natin, mga magulang. Magulang na rin po ako at meron na rin akong apo.
titingnan natin yung mga anak natin, ipe-pressure natin yung mga anak natin. Ano ba yan, 5 taon na kayong mag-asawa, wala pa kayong napupundar na bahay, ni wala kayong inuumpisahan, magsasampung taon na kayo, renta pa rin kayo ng renta. Emotional, dahil nahihiya, napagalitan, gagawa na lang ng desisyon tungkol sa pera, major money decisions, based on emotions. Pag minsan, matatanggap yung based on emotion, pag medyo maliliit lang ang involvement, yung hindi maapektuhan ang monthly budget mo. So, seek the Lord, don't be emotional, be rational, and take control. Yun yung kanina po nakikinig ako doon sa top 3 niya sa diabetes. Kung meron akong kagad na top 3 na sasabihin, seek the Lord after you have prayed hard. My father told me this, pray as if everything depended on prayer, work as if everything depended on work. After you've sought the guidance, the serendipity, if you want to call it, tanggapin na hindi siya, no emotion should be involved, and take control. Itong take control, lalo na umpisa ng taon po, hindi na ako magbibigay ng New Year's resolution tips. Isa lang po ang simbolo o isang lang ang pamamaraan para makontrol nyo ang pera nyo. Kung hindi nyo pa ito nagagawa, ito ang magandang gawin sa bagong taon. Matuto po tayo maglista. Maglista sa araw-araw na ginawa ng Diyos na kayo ay maglalabas ng pera. Sa bawat labas, kung sa isang araw, 4, 5, 6 na beses kayong naglabas, whether pambili ng tubig, mineral water dyan sa tindahan, bumili kayo ng siopaw, bumili kayo, nagbayad kayo ng LRT, bumili ng ticket, kumain kayo ng tanghalian, pambayad sa tricycle, o napadaan, bumili ng load, sa bawat labas ng pera, ilista nyo po. Araw-araw. Sa loob ng isang daang araw, ngayon itong 2019, kung ngayon na lang po uumpisahan, aabot kayo ng Marso, o lagpas pa ng Marso, sa loob ng isang daang araw, mababago nyo po ang buhay pinansyal ninyo by way of paglilista. Hindi pa ako nagsasabing mag-ipon, magpalago, mag-financial planning. Wala pa ako sinasabing ganun. Mahaba naman ang buhay, humahaba ang buhay. For the next 100 days, maglista lang po kayo. Huwag kayong magtitipid ha, kung ano po yung regular na gastusin nyo, kung paano ang klase at halaga ng inyong pamumuhay, lifestyle, listan nyo lang po bawat labas ng pera. Mapapansin nyo dyan, ang daming labas ng pera, minsan lang ang pasok. Every 15 and 30, o every week kung ikaw sumusweldo. So dyan, magpapakita, kailangan talaga marunong ka nung sinasabing mag-budget. Nako, budget. Nako, ayaw na ng tao yan pag pinakinggan yung budget. Kaya lang naman po ayaw yan, yung pagbabudget. Kasi namumulat, mas marami yung labas kesa sa pasok. Kung marami, limpak-limpak yung pumapasok, ang sarap mag-budget. Eh. Tama. Diba? Eh kung wala naman iba-budget. Kaya ayaw nila yung pagbabudget. Ano po ba yung pagbabudget? Simple lang yung ibig sabihin ng pagbabudget, yung sinabi po natin. Meron kayong listahan at sinusunod nyo kung ano ang nakalaan na gastusin sa buwan na ito. Gamitin ko na lang po si Dang dahil si Dang kilala ko na. Hindi na lang po kayo. Si Dang, kung tatanungin, January 1 to January 10, January 10 ngayon, ano? Mm-hmm. January 10. Alam ko si Dang, dahil maraming beses na akong napakinig nito, alam niya ang gastusin, na gastos niya mula January 1 up to January 10. Mm-hmm. Alam niya rin ang gagastusin niya mula January 10, tanghalian, hanggang January 31 ng gabi. Yung pagkaalam na yun, yun yung pagbabudget. Mm-hmm. Dahil alam niyo ho yun, in other words, Armand, predictable yun. Oho, ang tawag po sa Ingles, yung expected expenses. Mm-hmm. So, meron po kasing dalawang klaseng gamit ng pera. Expected at unexpected. Inaasahan at hindi inaasahan. Doon sa inaasahan, kayo po nagdesisyon yan. Hindi po yan sinabi ni Ma'am Chichi, hindi po yan sinabi ng simbahan, hindi yan sinabi ng magulang. Kayo ang nagdikta niyan sa sarili nyo kung ano ang inyong expected expenses, inaasahan na gastusin, bayad sa bahay, monthly amortization ba yan, o nagrarenta, kuryente, tuition. Tubig, tuition fee, kayo po
ang nagdidesisyon niyan sa inyong expected expenses. Ay, tumutulong pa ako sa pamangkin ko, tumutulong ako sa auntie ko na nag-alaga sa akin. Expected expenses yan. Kayo ang nagdikta. Meron mga gastusin na hindi nyo kontrolado. Yun po yung unexpected. Merong dalawang klaseng unexpected. Yung unexpected na hindi natin inaasahan pero gusto naman nating gastusan. Meron yung unexpected na ayaw nating gastusan, katulad po nung binanggit nyo nung unang parte ng programa, nagkasakit, may emergency. Unexpected na hindi maluwag sa iyo gastusan kasi mabigat sa loob. Mabigat, negative ang vibes mo. Pero merong unexpected na gusto mo. Halimbawa, sinabi sa iyo ay merong oportunidad sa trabaho. Kailangan mong lumipad sa Amerika. May libreng edukasyon, scholarship na bibigay. Pero kailangan, lumipad ka ng Amerika. So, unexpected, pero parang maganda ang vibes mo. Ba, may scholarship ako makukuha. Kailangan lang, gumastos ako ng $800 para sa aking plane ticket. Papunta ng Amerika, may free scholarship ako sa magandang eskwelahan, tataas ang aking balor pag bumalik ako sa Pilipinas. Unexpected expenses, pero good vibes para sa'yo. Bakit ko po binabanggit yon? Among all financial literacy or all financial lessons sa 18 years na binigay namin sa masa at sa mga kumikita ng 500,000 pesos a month, 1 million pesos a month. Nakakagulat, Ma'am Chichi, no? May mga tao sa Pilipinas, ang sweldo 300, 500, 1 million pesos a month. Problemado sa pera. Kaya, more money is not the solution if you have money management problems. Ibig sabihin, dagdag na pera, hindi po siya ang solusyon kung ang problema mo ay tamang paghawak ng kaperahan. Dagdagan ka ng pera, madadagdagan lang yung problema mo. So, kailangan talaga, Armand, maituro yung skill na iyan, no? Na papanong natin ma-manage ang ating pananalapi. Nako, ngayon pa lang, ang dami ko nang natututunan. So, mga kapanalig, ha, ang ating pong kinakapanayam ngayon ay si Ginoong Armand Benko, Executive Director ng Colaico Foundation for Education, Inc., a General Manager po ng KSK Co-op, your opportunity provider for saving and investing. Alam nyo, kasisimula pa lang namin. So, please stay tuned dahil marami pa po siyang ibibigay sa ating kaalaman at mga payo. Armand, magbe-break lang tayo for a little while. Tapos itutuloy natin ang ating talakayan. Diyan lamang po kayo. Samahan nyo kami dito sa Katok Tahanan.